guys, this is me again, Joby from JMix channel. And sa mga hindi pa po naka-subscribe, feel free to subscribe to my channel and click the notification below. So, yung topic po natin is about CFO seminar for those fiancé and spouse of the foreign national. Bali yung CFO seminar po, required po siya, not by US Embassy, but required po siya ng ating bansa before po tayo pumunta sa ibang bansa para magpakasal sa ating mga fiancé or para tumira sa ibang bansa kasama ang ating foreign spouse. So, ano po ba yung CFO? Ang meaning po ng CFO is Commission on Filipinos Overseas. CFO seminar is guidance and counseling session in order to secure the guidance and counseling certificate. So once po na nakapag CFO seminar po kayo, makakatanggap po kayo ng certificate po na nagdumaan kayo sa guidance and counseling nila. And also sticker po na ilalagay sa passport nyo. So may kahit nung time po na hindi pa po approve yung visa ko, nag-aantay pa lang po kami ng NOVA 2. Is may plano po kami ng aking asawa na magpunta sa Korea. Kasi may nag-invite sa kanya sa Korea and gusto niya, nakasama din niya ako dun. So, para sigurado, kumuha ako ng CFO seminar ng maaga. So, ang natatandaan ko, November yon, kasi December, last week of December ako pumunta ng Korea para i-meet siya dun. So, kumuha ako ng CFO seminar, pero dahil wala pa nga akong visa or CR1 visa during that time, hindi ako binigyan ng sticker, ng CFO sticker. Kasi bago ka magkaroon ng CFO sticker, kailangan may visa ka kasi ilalagay din nila sa passport mo yung sticker. Sila yung magkakabit nun sa passport mo. So, ang binigay lang sa akin nun is certificate. Pero okay lang naman kasi if ever nahanapin sa akin sa immigration, may katunayan ako, may certificate ako na katunayan na dumaan ako sa kanilang CFO seminar. So, ang bayad guys, nung time na yon, way back 2018, is 400 para sa ano, para sa seminar. Magre-register ka online, then pipili ka kung saan ka magsi-seminar. Meron sila sa Manila, meron din sa Davao, alam ko meron sa Cebu. So ayun guys, nag-register ako online, then binigyan na ako ng petsa kung kailan ako kailan ako pupunta for seminar. So guys, once na nakalagay doon na 9 a.m. ka, dapat hanggat maaari 30 minutes before 9 a.m. is nandoon ka na. Kasi ang nangyari sa akin guys, dalawang beses ako nagpa-schedule kasi syempre hindi ko kabisado yung Manila. So, nag-grab ako, hindi din alam ng grab. Ang nangyari, nalate ako ng 5 minutes. As in, 5 minutes lang. And sobrang higpit na sa oras. So guys, dapat maaga kayo. Kaya yung pangalawang punta ko, nag-stay lang ako sa hotel para hindi ako malate. Kasi from Rizal pa kami to Manila, hindi siya ganun kadaling biyahe. So, kung malayo kayo, like me, much better na mag-stay na lang kayo ng hotel para mas maaga kayo makapunta. Ang ano lang naman niya is 4 hours. Tumatagal siya ng 4 hours. Basta half a day lang siya. Then, seminar siya. Tuturo sa inyo yung bibigyan kayo ng idea about culture nila, culture dito, about social realities, para pagdating nyo dito, hindi kayo masyashock. Kasi, ibang-iba talaga. So, mas maigi na din na may seminar kayo. Then, after that, isa-isa naman kayong kakausapin nung parang counselor nila. So, tatanungin kayo kung, halimbawa, sa akin kasi hindi ganun kahigpit dahil exposed naman ako. Feeling ko mas mahigpit sila pagka-fiancé. Tapos,
for me lang ah, napansin ko lang, pag malaki yung age gap ng couple, halimbawa, si girl is, ano, yung pinay na babae is 19 years old lang, tapos ang kanyang fiancé is triple yung ano yung age gap nila, tapos may previous relationship na, may previous divorce na yung lalaki. Parang ano, mas mahigpit sila doon, mas madami silang tanong. Then they want to be sure na hindi ka pabigla-bigla ng desisyon, lalo na pagka hindi ka pa nasa tamang edad. Kasi 'di ba ganun, may mga mas bata talaga na pinipetisyon. So, inaano nila 'yon? Tinatanong nila if kung sigurado na ba kung gaano ba kakilala yung kanyang fiancé, kung gaano niya kakilala. And sabi nila, pagka hindi mo daw nasagot or parang hesitant ka sa sagot mo, hindi ka nila bibigyan ng ano, parang fail, parang ganun, hindi ka papasa. Yun ang ano, meron daw hindi nakapasa or kailangan bumalik. Kung tutuusin, para atin na under visa process, parang ano siya, parang hassle. Kasi may ganun pa, ang hirap nang pumasok dito sa US, tapos pati ba naman yung bansa natin, parang papahirapan pa tayo. Pero kung titingnan natin in a brighter side, maganda na dumaan ka dun sa ganong, maganda na may ganun silang requirements. Kasi para pagdating mo dito, hindi ka na, kumbaga may konting knowledge ka na. And tinuturo din nila doon na ano, yung mga ang tawag dito, yung mga pang-aabuso. May ano nga, nung nandun ako, feeling ko tinatakot tata kami dito. Kasi ang daming parang mga negative na sinasabi, like may nakapag-asawa ng ganito, dinala sila dito sa US, tapos binenta sila, parang ganun, parang medyo shocking yung sinasabi nila. Pero mas okay din naman na ano mo na yon, alam mo na yon na possible reality yon pagpunta mo dito, para if nandun ka sa case na yon, alam mo kung ano yung mga emergency number na tatawagan mo, kung kanino ka lalapit. So ganun siya, guys. Seminar siya about culture and social realities. And hindi naman for me, hindi naman ako masyadong nahirapan. And tungkol nga pala sa requirements, ang dinala ko doon, although sasabihin din sa inyo kung anong kailangan yung dalhin once na nag-register kayo. And for me, ang dala ko kasi doon is marriage certificate namin, original, passport ko, tapos pictures, alam ko may dala akong pictures noon, 2x2 ata. Pero mas maganda kung magdala kayo ng passport size and 2x2 pictures. Please, make it sure, guys, na once na naglalakad kayo ng visa nyo, is meron kayong spare na photocopy para if ever kailangan nila ng photocopy. Kasi sa mga ganong government agency or government facility ba or building, whatever, pag kailangan nyo ng photocopy, ang mahal. Lalabas kayo, may malapit nga na ano, may mga lapit nga na nag photocopy, pero ang mahal naman ng singil. So much better, guys, na prepare kayo na may mga ano kayo, extra copies kayo, para pag hihingi sila ng kopya, meron kayong ibibigay. No need na lumabas para mag-photocopy. So ayun lang, guys, about registration, guys. We will tackle that on my next vlog, and tuturo ko sa inyo yung pagre-register. So guys, that's all for today. Thank you, guys, and please like, please subscribe. Kung may tanong kayo, feel free to comment below. Bye!